Good morning mga kabayan, ano? So usapang DIY na naman tayo kasi nagkaroon na kami ng water interruption dito sa amin. So gagawa tayo ng paraan paano gumawa ng storage water tank na improvised. Halika, samahan niyo ako mga kabayan. Ah, ito yung blue drum natin, Parikoy, no? Ito yung gagamitin natin na storage water tank. Dalawa ito. Yan. So, yan. At saka itong mga savings ko na mga GI5. Ang gagamit ko rin pala. Yan ang gagawin kong poste, no? Tatayo ko yan dito sa gilid. Tapos, yan. Mahaba-haba itong mga to. Tatlong length to, no? Ito ang gagawin kong poste. So, tingnan natin mamaya-maya pare ko yun. Patutuyuin ko na lang to, no? Tapos ko nang simentuhin yung base. Tapos patutuyuin ko na lang to. Yung kabila, matuyo na. Sinimento ko na yung kahapon. Tsaka ito na lang. Bukas matutuyo na to. So kunting ano lang, patuyo. Itong taas naman, nailagyan ko na ng bakal, eh. Dugtong ko na, no? Weld na lang, kulang yan. Oh, nilagay ko lang muna, tinalian ko para magka-level sila. Yan. So ito na, ano? Ito yung tuyo na. Okay. So maya-maya doon sa taas, i-weld ko na yon. Tatap ko na yon doon. I-welding ko na. Tapos pagkatapos kong weldingin, pati yung kabila, weldingin ko na rin yon. Yun, tatanggalin ko na yun. Matuyo na yung sa kabilang base. Siniminto ko kahapon. Ganito lang kabayan, ano? Pag na-welding ko na yan, yan, natap ko na yan dyan, magka-cut lang ako. Kasi yung bakal na yun, at saka yung beam sa kabila, magka-level na yun. Hindi na ako magtatayo ng posteron. Baga yung beam na lang ng bahay ko ang gagamitin ko. Kasi magka-level naman siya. May nosing naman yun, ano? Yan, may nosing yan. Magka-cut lang ako ng 1.5 meters na bakal. Ilalagay ko by horizontal. Tapos bibili ako ng steel plate na makapal. Papatong ko doon. Bi-weldingin ko naman. Yan ang gagawin ko, no? Saka yung blue drum ko doon na yon, yung dalawa na yon. Pagkatapos ilalipat ko rin sa taas yung dalawa na yon. Tapos bubutasan ko. Lagyan ko ng linyada na PVC pipe para sa tubig, ano? Pag nagkaroon ng water interruption, by gravity na lang ang gagamitin ko. Hindi na ako bibili ng water pump, mga kabayan, ano? Napakamahal. By gravity lang gagamitin ko para pag nag water interruption, magkakaroon ako ng switch ko lang yung bulb. Lalagay lang ako ng tatlong bulb dyan, tapos switch ko lang siya. Magkakaroon ako ng supply sa loob ng bahay. Itong bakal na tumahaba to, no? Hanggang doon yan sa dulo. Ito lang munang unahin ko dito banda. Sa yung dulo na yan. Lalagyan ko rin ng plate yan. Lalagyan ko ng horizontal din ng bakal. Para magagamit ko rin naman yung mga yan. Yan gagawin natin, ano? So ito na mga kabayan, ano, naka-plastada na yung storage sa
water tank stage natin, DIY. So mataas-taas to kabayan, nasa mga 15 feet to, no? So maganda talaga ang bagsak ng tubig nito. Halika, akyatin natin kabayan para makita natin yung nasa taas. Yan. Yan, ang ganda nito. So, weld na lang ang kulang nito, ano? Yan. Naplastar ko lang kahapon. E ngayong umaga, titirahin ko naman to. Yan. Dito ko ilalagay yung blue drum. Yung blue drum doon sa baba. Yung dalawa na yun. Yan. Lilipat ko rito sa taas. Pagkatapos kong weldingin ito, lilipat ko sila rito. So, ang sistema nito kabayan, by gravity lang. Kaya maganda. Itong plate na to, nabili ko lang sa scrapan kahapon. Mura lang ito, pero makapal. Medyo matibay pa. So, wi-weldingin ko to ngayon. Yan sa gilid na yan. Wi-weld ko pa yan, bawat kanto niyan. Wi-weld ko para matibay talaga. Hindi talaga, ano, pati itong kabila. Yan. Ito, pininturahan ko kahapon to. Tapos, lastada na naman ngayon. Yan lang. Okay, may nabili na tayong fittings, ano? Yan sa mga linyada nating tubig. At saka mayroon akong 2 PPR na savings. Itong gagamitin natin pang hot and cold to, mga kabayan, ano? Pero gagamitin natin sa DIY natin para maganda, matibay. Okay, gagawin na natin ito ngayon. Marinipoksi, ano? Yan, lagyan natin para hindi magkaliking. Nakonnect na natin yung pipe natin, ano? Itong T-block fittings at saka itong ball valve. Ilagay na natin itong PPR. Yan. So, itong yung fittings natin na note. Yan, na-connect natin sa PPR. No? Itong blue dapat na bulb, dapat ito, blue na pipe. Itong isa, ito. Tapos itong PPR na to, sa PPR din siya, dapat na coupling. Yan. Tapos itong black na fittings, sa black hose din siya dapat. Kasi yan talaga ang match niya, itong black hose na to. Eh DIY nga, mayroon akong savings, eh pwede naman siyang i-coconnect kahit ano. Improvised DIY ano natin, eh pinag-coconnect mo na, pwede naman eh. Lagyan mo lang ng solvent. Tapos na rin ang pagpipintura natin kabayan, ano? Pinturahan ko ng itim para maganda. So tingnan nyo kabayan. Ang ganda tingnan sa ibabaw. So bukas lalagay ko na yung drum sa ibabaw, yung 2 drum para matapos na rin. Ito na, na-set up ko na, ano? Yung linyada ng storage water tank natin. Mula ron sa ibabaw, pababa. So ito. May nilagay akong 3 bulb. Yan. Itong pinaka
Una, ito yung bulb sa pag nagpalit ako na sa mga alaga kong isda, nagpalit ako ng tubig. Ito yung bulb niya. Ito po, ito naman sa gitna. Pag wala ng tubig, itong supply papuntang sa loob. Yan. Ito naman sa gilid, papuntang taas to, no? Pag nag-refill ako. Yan, papunta roon sa taas. Pag nag-refill ako. Tapos babalik siya rito. Yan lang ang setup dito. Tapos ito, pag nagpalit naman ako ng tubig sa alaga kong isda, buksan ko lang ito. Yun na yun. Yan. So ngayon, may tubig, ano, kaka-refill ko lang. Kaya punong-puno yung drum natin. Ito namang bulb sa baba, itong blue. Pag walang tubig, sinasarado ko yan. Para hindi bumalik yung tubig papuntang labas. Yan, ano. Kaya ngayon, may tubig ngayon. Kapag-refill ako, puno siya. Ito, bubuksan ko to para supply sa loob. Ito lang ang setup ng storage water tank natin, ano. DIY, improvise, para tipid tayo sa kurente. Tay gravity lang, mga kabayan. Nandito tayo sa ibabaw ngayon, mga kabayan, ano. Ito. Ito yung dalawang blue drum ko. Yan. Yan. Nagdikit ko, nilagyan ko ng bulb sa gitna. Kasi kung gusto kong paglilinisan, eh matatanggal ko yan. Tapos isa lang gagamitin ko, kuklose ko yung bulb, pwede rin. Yan. Pwede ko siyang paghiwalayin. Kaya yan ang setup dyan. Tapos yung kabila naman, niready ko na, nilagyan ko na ng pipe din para kung gusto ko pang dugtungan ng isa pang drum, pwede rin. Kaya puputulin ko lang yan, lagyan ko ng coupling, pwede na. So, ganun lang ang setup ng improvise natin na storage water tank, ano?